So, nabili ko ata to siya sa... So, ito guys, nabili ko siya sa The Orb... Ay, Kiki. So, ito guys, nabili... So, ito guys, nabili... Ma... Tahimik! Guys, welcome back to our channel. So, on today's video, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong hydroton clay or clay pebbles or yung tinatawag nating leka. So, ayan, alam nyo naman ako na mahilig ako mag-try different kinds of methods ng pag-grow. So, or different kind ng media para sa aking mga halaman. So, isa na dito is yung itong leka. Ayan, ginagamit ko ito sa pag-roots ng aking mga hoyas at iba pang mga halaman. So, instead na plain water, so, nilalagyan ko sila ng leka. So, itong leka, ayan, mabibili natin. Meron siya sa Shopee. Available siya sa Shopee tsaka sa Lazada. And then, meron na din siya mga shops online, lalo na sa mga garden shops. Ayan, nagtitinda na din sila nitong hydroton clay. So, ito guys, available na siya sa Shopee. Itong hydroton clay sa The Urban Gardening Shop. So, this is not a sponsor. Yan, binili ko yan mismo galing sa pera ko. Galing si daddy nagbayad. So, ayan. Ito yung The Urban Gardening Shop hydroton clay. Lightweight expanded clay aggregate. Ato, yung benefits niya, it improves aeration and drainage, store nutrients, lightweight and reusable and washable. So, ayan. Madali lang itong gamitin. Ayan. At magaan. Ayun, no, pwede mong tanggalin ng agad yung halaman kung gusto mo palitan siya ng tubig. And hugasan ng ulit and then palit. So, pwede kang once a month. Depende na lang yun sa halaman. Check time to time. I-check nyo na lang kung malinis pa. Ayan. Mas maganda na at least once a month natin siyang pinapalitan at hinuhugasan. Huwag nyo sasabunan. Huhugasan nyo lang hanggang sa luminaw yung tubig. So, yun lang. And then, itong... Yun din yung mga... benefits nitong leka sa paggamit ng leka. Yan. So yan guys, i-add ko lang din kung merong pros sa paggamit ng nitong clay pebbles ay meron ding cons. So ayan, kasi medyo may kamahalan na paggamit nito kung gagamitin mo ito, lalo-lalo na kung malaki yung container mo or yung malaki yung pot na paglalagyan mo nito. Siyempre, mas maraming magagamit mo na leka. So, ayan, di ba, mas magastos siya. Yun lang din. And then, regarding din naman sa tubig niya, pag hindi mo napapalitan, nakaka-damage din sa ugat. Kasi, di ba, nagiging slimy yung tubig. And yun, namamaho siya. And careful lang din kayo na huwag niyong isagad ang tubig hanggang sa taas. Yung pinaka-bottom lang, at least mga 1 inch lang yung tubig na merong moisture lang yung makukuha yung halaman. And then, never nyo siya na totally dry bago nyo siya lagdagan ng tubig or papalitan ng tubig. So, yun lang din yung mga pros and consequences nitong paggamit nitong mga leka. Hindi siyang gamitin, pero yung pag-prep muna nito, may preparation pa muna ang hydroton bago mo siya gamitin. So, ito, nakababad na siya sa tubig. Hindi masyang maraming tubig yan. Pero, kailangan muna siya mag-expand. Ayan, ipapa-expand muna natin siya bago siya gamitin. So, ito, hindi pa masyado expanded. Unlike dito, ayan, unlike dito, oh, nakikita nyo, malalaki na talaga yung, yan, yung leka balls. Ayan, kaysa sa kumpara natin dito. Ayan, oh. Ayan. So, ito siguro a year ko na din na ginagamit ito dito sa aking... Ito, nakalagay ito sa kusina. Ayan, sa taas ng lababo namin. Itong singonium. Ayan, dalawa yan sila. Ayan. Doon yan sa kusina nakalagay. And then, ito naman, itong mga hoyas. Ayan, rooted ko siya dito. Ayan, dito ko sila pinaparoots. Hindi lang din doon sa may lechusa pond. Sa leka ko din. Kasi, ayan, nag-e-experiment ako kung alin ang mas mabilis. So, ayan siya guys, oh. Ayan. Ayan na yung roots. Diba, mas mahaba na. Pero sabay ko silang pinaroots doon sa may lechusa pond.
sa yan. Hindi ko muna siya i-insert kasi baka ma-damage yung roots. Ayan. Ito din, yung top cut nitong Hoya Crinkle 8. Ayan, hopefully na mag-ugat. Pero ito siguro mga 5 days pa lang. Kaya wala pa siyang makikitang roots. Ayan. And then, ito din yung pubicalyx. Ayan guys, oh. Ayan. So, ito yung ginagamit ko magpa-roots din sa aking mga hoyas. And then, even sa golden potus, yun, ginagamit ko din siya. So, ayan. Pero, ako kasi yung, gusto ko kasi yung pag-cut, tanim ko agad sa lupa. So, mas easy sa akin or mas comfortable ako doon sa way na yun na cut and then diretso sa lupa. Pero, since na maghilig ako mag-experiment, ayan, tinatry ko din dito sa aking mga hoyas and syngoniums. And, itong bago, ayan, gumawa ako ng, ayan, pang center table. Ito, bago pa lang, wala pang roots. Itong variegated na bamboo. Ayan, yung bamboo, yung lucky plant. Ayan. Or yung money plant. Ayan. Ayan, pampaswerte daw. Sana maging swerte ako dito. Dumami ang view nito. So, at dumami yung subscribers ko. So, ayan. So, madali lang din siyang gamitin. Based on my experience, hindi din siya mahirap kasi madali lang siyang hugasan. Ang benefits lang din itong paggamit ng hydroton or yung leca kasi merong airflow at madaling malusot ang roots kasi, di ba, well aerated siya at yun, mabuhaghag siya. Ito na din ang pamalit sa traditional na potting media natin like soil at soilless na mga kagaya sa ginawa kong mga potting media natin sa philodendron at monstera. So, ito, pwede din ito, ito din yung ginagamit sa mga yun, hydroponic. Ito, instead na lupa, ito na. And then, meron lang siyang water na nag-maintain doon ng moisture doon sa leca. Sila. Yun, maraming videos yan kung paano gamitin yung mga leca like sa mga hydroponic na mga method ng pagtatanim. So, ayan, ito lang, ang ginagamit ko lang talaga is for rooting purposes lang. Ayan, pinaparoots ko dito yung aking mga hoyas, syngoniums, golden potus, at iba pang mga aking mga plants bago ko sila itanim sa lupa. So, yun lang guys, kung gusto nyo din itry itong paggamit itong leca, ayan, marami na tayong mabibilhan nito. So, unlike before talaga na i-order pa natin abroad or ngayon, kahit pa paano, dumating na siya sa Pilipinas at ilang years na din natin siyang ginagamit. Ayan, lalo-lalo na sa hydroponic method ng pagtatanim. So, ayan guys. So, sana may na-learn kayo at nag-enjoy kayo sa aking on how I use this leca balls. And, yun nga. Ayan, nakakatuwa lang silang gamitin din. So, I know na marami din sa inyong gumagamit nitong leca. And, hopefully mag-enjoy kayo and marami na din makapag-try nito. So, yun lang guys. Thank you. And before I end this video, I would like to say hi kay Hermie Sunaho ng Mini Dino Park sa Bulacan, kay Tita Pat, kay Sis Adelina Legro, kay Sir Don Bustamante ng Urban Container in Gardening yan. Doon ko din na-try. Nakita ko kasi sa video niya yung paano yung self-watering na container yung made sa plastic bottles and then yung tinanim ko yung kangkong and luckily yun, maraming views na din kung paano ko ginawa yung kangkong video ko na self-watering. So yan guys, sa hindi pa nakapag-visit, yan, try nyo na lang i-visit yung video ko na yun. So yan guys, thank you and see you soon. Bye!